ito eh, ang isang bagay na laging sinasabi nito ni Mrs. Degamo, paulit-ulit niya sinasabi na, sabi ko nga, anong proof niya? Lagi niyang paulit-ulit na sabi na, biktima ka, Teves? Para kang ano ngayon, parang ang bait-bait mo ngayon, parang nakakaawa ka, eh, pero nilusob mo yung bahay namin at pinag... meron ka bang awa nung pinagpapatay mo, ginanon niya? Sabi ko nga... Nasaan siya nung nangyari yung instance na yun? Tanungin ko kayo. Sige nga ho. Meron na ho bang nagtanong dito at sinabing, asaan si Mrs. Degamo nung panahon na nangyari yung sitwasyon na yun? Sa tingin ninyo, ito lang ang tanong ko ha, sa tingin ninyo, kung sakasakaling na andun siya, idadamay kaya siya? Malamang. Kasi nga kalaban eh, di ba, sa politika. Pero dahil nga siya po ay buhay ngayon, malaking porsyento ang sigurado tayong wala siya doon sa lugar. Tama, mali? Di ba? Wala siya doon eh. Wala ho siya doon sa lugar. Di ba po? So ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin lang, hindi niya nakita personal yung mga nangyari. Tama, mali? Kung hindi niya pala nakita ng personal, bakit ang lakas ng loob niyang sabihin na si Teves yung lumusob at nag-utos para pagpapatayin yung ano? Alam mo, sabi ko nga eh, kung medyo mahina ang kukote mo, talagang medyo madali kang masway. Pero dahil kung mag-iisip ka talaga at gagamitin mo kukote mo, sabi ko nga sa inyo, ako, pati buong Banateros Brothers, gusto na nga yung makulong si Teves nang matapos na tulintik na usapin na to. Nakakasawa na eh. Honestly, nakakasawa na. Oh, sawang-sawa na kami pero no choice, kailangan namin pag-usapan. Bakit? Yun lang ang laman ng balita eh. Alam naman, mag-imbento kami. Sige, pag-usapan naman natin yung si James Reed, ganun. James Reed yung naman anak ng weteng. Diba? So sawang-sawa na kami. Kaya lang, hindi natin pwedeng iwasan na meron mga facts na pumapasok. Diba? At ito nga ang sabi ko nga paulit-ulit, hindi ata naintindihan ni Mrs. Degamo. Mrs. Degamo, makinig ka na maigi sa sasabihin ko ha. Ito, seryoso ito. Mrs. Degamo, next time, pag-aharap ka sa press con, pwede bang punas-punasan mo muna yung buhok mo? Parang basa eh. De, joke lang. Biro lang kita, huwag kang mag-smile ka, huwag kang mag-is. Huwag kang biro-biro lang yun, ha? Kasi parang feeling ko laging basa yung buhok niya. Ano, may owel ba yun? Baka may owel. Hindi, Mrs. Degamo. Makinig ka sa akin, sasabihin ko, ha? Never kong sinabi na ikaw ay involved. As a matter of fact, as a matter of fact, paulit-ulit kong sinabi sa vlog ko na hindi ako naniniwala doon sa mga taong nagsasabi at nag-aakusa na ikaw ay involved. Okay? Paulit-ulit ko sinabi yan sa vlog ko. Hindi ka ata nakikinig. O merong bumubulong sa'yo na medyo eng-eng din. Okay? Ulit-ulit ko sinabi yan. Ang lagi lang namin paulit-ulit na sinasabi, ako, si Boss Dada, si Coach Oli, ang paulit-ulit namin sinasabi, dapat tignan ang buong picture, lahat ng anggulo. Kasi masyadong napapaghalataan, pagkapatay ni Degamo, Teves kagad yung ibinintang. Sandali, naintindihan namin, sige, may away sila, labanan sila. Hindi ba pwedeng tignan muna natin yung buong picture? Kasi baka mamaya, may nakakalusot. Ulitin namin ha, pare-pareho tayo dito, gusto natin hustisya. Mahuli ang totoong mastermind. Eh, posible pa nga na hindi si Teves ang mastermind eh. Okay? Possible pa, eto ha. Possible pa. Baka nautusan lang din siya. Alam mo yun, kaya nga, again, this is a fact na gusto naming malaman. Sino ang pinaka-mastermind?
Kasi pagka tinatanong ko yung mga kakilala kong taga-dyan din at patuloy nila sinasabi, alam namin loko-loko yan. Alam namin na magkalaban yan. Pero yung mga nakikitang tulad na paano pinupull out yung security, yung police niya, may detachment, hindi man lang nagresponde kaagad, eh hindi kayang gawin ni Teves daw yun. Yun ang sabi sa akin ha, hindi ko alam kung bakit. Kasi daw, ang mga bodyguard ni Teves, mga bugoy daw. Yun ang sabi ha, yun ang kinikwento sa akin. At una-una, wala sa kapangyarihan ang pamilya Teves ngayon. As a matter of fact, kaya nga natalo yung kapatid niya sa Comelec eh. Diba? Kaya nga ho natanggal eh. O, kaya nga naging governor si Degamo. Wala daw una-una, tapos kalaban niya pa ang PNP. Dahil kalaban, binabanatan niya yung DILG. Oh. So walang-wala siyang power. Kaya sabi nila, malamang merong pang bigger na kalaban. Yun ang gusto naming malaman. Uulitin namin, hindi namin inaabswelto si Teves, Madam Degamo. Hindi namin inaabswelto. Ang sa amin nga, gusto namin makita yung mas malaki pang picture. Baka mamaya may meron pa talagang sindikato talaga. Kasi remember, mamaya ipapakita ko sa inyo, merong ibang lumalabas na naman. Ngayon, kasabay ng paglabas nitong mga Degamo case, lumalabas na naman yung sa mga sabungerong hindi na naman na tinatrabaho daw ng gobyerno. Diba? So, ewan ko eh. Alam mo, ang totoo niyan, Mrs. Degamo, ang may kasalanan niya si Jojo. Si Jojo de Guzman po, ang talagang merong pa-drawing-drawing pang nalalaman. Dindrawing niya pa ako, asan yung bahay niyo, asan ang pwesto ni Gob, at saka asan pwesto nila kapitana, siya ho talagang may kasalanan. Eh, nung pinanood ko, sabi ko, ay, ang galing mag-drawing ni Jojo. Alam mo, inisip ko, kung paano niya kaya binibilog-bulugan yun? Hindi totoo, ha? Walang biro. Sabi ko, paano niya binibilog-bulugan yun? Sa OPS ba gamit ito? Yun, nakita ko. Eh, interesting naman yung sinasabi niya. At kaya ako shinare, at tinanong ko sa tao kung naniniwala ba sila o hindi. Ibig sabihin po, ito lang, ganito lang kasimple. Sa Banat by Live, Banat by Page, FB, malaya po ang tao makapagsalita kung sino yung sa tingin nila. Lahat po ng angle, ipinipresenta natin doon. Ipinresenta natin yung kay Jojo, ayan, nagalit tuloy. Ikaw may kasalanan ng Jojo, sa totoo lang. Siya po, si Jojo de Guzman Connectivity, i-follow nyo na rin yan. Kasi siya naman talaga eh. Ako, di ba, paulit-ulit, simula pa lang, sino ang pinupuntirya ko? Simula pa lang, sabi ko di ba sa inyo, this is about mga sindikato tungkol sa gambling. Yan ang paulit-ulit ko sinasabi. Hindi yung ikaw, Mrs. Degamo, mukhang narong impo ka eh. Buka sigurong excited ka masyadong humarap sa Facebook at saka sa media. Masyado ka na-excite. Tapos nung binanggit yung pangalan ko, mukhang kinilig ka ata. Parang ganun eh. Di ba? Yun palang punot dulo. Sino nakaalala nun? Unang-una palang pagputok nitong Degamo case na to. Di ba unang-unang sinabi ko, hindi ito tungkol sa politika. Ito'y tungkol sa negosyo. Agawan ng negosyo to sa gambling. Yan ang paulit-ulit kong pinuntirya. Si Jojo lang yung medyo malikot ang pag-iisip. Ewan ko, baka kurso, hindi kaya kursunada ni Jojo ito si Mrs. Degamo. Feeling ko lang eh. Ano sa tingin mo, Randel Bunagan? Ikaw nga, Randel Bunagan, tanungin ko sa'yo. Kung si Mrs. Degamo na lang ang natitirang babae sa mundo. Siya ba iboboto mo? Wala ako ibang tinanong ha.